So eto naman Lodi, good morning sa ating lahat. Update naman tayo sa Pi Network kasi mayroon tayong good news saka bad news, okay? Unahin natin yung bad news. Nag-message sa akin si Jeff, Jefferson Vlog. May pinakita sa akin kung fake ba totoo. So chinek ko yung website. Eto, talagang gumawa sila yung website nila. Eto, PiScoreTeam.com. So parang Pi Mainnet sa December naman nilagay. Talagang gumawa talaga sila ng fully functioning website. KYC in progress daw. Partners, World Bank. IMF. So di ko alam kung sino gumawa nito, pero itong mga taong tayo talagang sinisira nila yung reputation ng Pi Network. Dahil siguro gustong-gusto nila mag-mainnet para may convert yung kanilang mga minina nila, or gusto talaga nilang sirain itong reputation ng Pi Network kung ano-ano na yung mga fake news na pinaggagawa nila. Hanggang dito pa naman naabot, gagawa sila ng fake website. Di ko alam kung ano yung intention nila dito. Baka in the future gusto silang mang-scam or gusto lang nilang manira. Pero ito ay babala sa inyong lahat na hindi ito totoo. Itong Pi Mainnet na pinagsasabi nila, antayin natin kung ano ang sasabihin ng core team. Okay, meron silang process dyan. Lahat ng mga big updates, kahit mga small updates, sasabihin yan dun sa mismong application. Okay, so fake news. Next, to dito naman sa Trogi group natin. Salamat kay Cyrus na nagpost dito. Dapat nating intindihin to, okay, para malaman natin kung ano ba talaga nangyayari or ano yung implication nito sa Pi Network. Di ko alam mo paano yung tignan bad news or good news, kasi hindi lang naman tayo nakafocus sa Pi Network kundi nakafocus din tayo sa mga ibang projects. Okay, ngayon check natin kung ano ba nangyari. Panoorin natin tong video na ito kung paano natin tignan. Okay, crypto holders, this is the most important video you can watch today. That's because the SEC has just won a major lawsuit that could have implications on the whole crypto space, and with fear circulating everywhere because of this news, in this video I'll be simply breaking down everything you need to know. Now the reason the conclusion of this case is so significant is because of how the SEC won. The official grounds being that Library's LBC token was sold as a security and their fair notice defense failed. Of course, many people are relating this to the current lawsuit going on between the SEC and Ripple. But if you want a part two as to why the conclusion of this case hasn't got me worried, let me know. However, back to the Library situation, it is how the SEC deemed the token to be a security that should have the whole space waking up. That being because the token essentially had no utility at the time of its initial sales, it is a security. It's that point right there that is a direct threat to many crypto projects and sets a very scary precedent for the future of crypto in the US. Simply because it now means unless your project had instant utility out of the gate, it can now be looked at as a security. Knowing that, who do you think is next? Sabihin siguro natin bad news, or di ko alam kung paano tignan to, no? Pero yung kasing case SEC at sa Library na project or na network ay nanalo ang SEC dahil nung time na nilaunch ang Library network, naging public na kung saan pwedeng bumili yung mga tao, is wala pa siyang utility. So, na-consider siya as security. Ang nangyari yun dito is parang maraming madadaling mga crypto project, especially sa US, kasi nga pag yung crypto project ay based sa US ay masisilip din yan, katulad ng Library, katulad ng LBC na project. Ngayon, ano ba? Bakit ba sinabing security? Siyempre, ang security kasi is maraming process yan. Kung gusto mong magtayo ng company na kung saan kukuha ka ng investment sa mga tao, maraming regulations na papasukin. Marami kang dapat susundin na sinet ng government. Ngayon, dito kasi sa crypto, easy lang sa atin. So, dahil sinabi natin decentralized, hindi na makialam ang government, pero kailangan pa rin silang mag-check or andun para sumubaybay. Bakit? Kasi nga, nung nag-start ang cryptocurrency, ilan na ang niscam. Hindi naman ibig sabihin nakikilam ang government is that sila na ang hawak. Andun lang sila para sumubaybay. At kung yung isang crypto project ay pumalpak or nang scam, pwede silang habulin. Siyempre, protection din ng mga users or yung mga nag-invest dun sa project. Kaya ang dami-daming project na create, kasi easy lang mag-create ng crypto project or crypto network. I-launch mo lang siya and then maraming mag-i-invest ng mga tao na minsan walang kasiguraduhan, or kung may scam man, hindi mo mahahabol kung sino nag-create dun sa project na yun. Since ang Library ay nakabase sa US, meron silang sinusunod na law. So ngayon natalo sila kasi nga hindi nila sinasabing security, pero ang sabi ng SEC is security siya, kasi nga tumatanggap siya ng pera na kung saan wala, hindi din naman nagagamit yung token na nakukuha ng mga users. Wala siyang utility. So ito ay threat
sa mga crypto project, especially dun sa mga crypto project na base dun sa US. Ngayon, yun yung bad news sa atin. Syempre, alam ko naman sa inyo din nakapag-invest kayo sa mga ibang altcoins, pero tignan natin kung paano i-handle to ng SEC or paano yung crypto space maapektuhan dito. Ngayon, pupunta tayo dito sa Pi Network. Bakit parang yung favor nasa Pi Network lagi? Bakit parang yung Pi Network alam niya ang sinusundan niya? Alam niya yung ginagawa niya kasi bago nila i-launch or bago maging tradable sa exchange, kailangan muna may real utility. Ibig sabihin, nagagamit yung coin dito sa mga iba't ibang application. Yun yung goal ng Pi Network. Ngayon, ang daming mga tao na inip na inip, gusto na kailan ba kasi magiging live yung magiging live. Nakita nyo na ang problema kung agad-agad i-launch mo yung token mo. Kasi nga, ang sa tingin natin, dahil crypto decentralized, walang government na hawak or walang government na titingin. Pero kailangan pa rin natin i-involve ang government. Hindi naman sa lahat-lahat na hawakan nila. Pero dapat meron pa rin pulis, kumbaga, na taga-tingin, mali na ate ang ginagawa nyo. Hindi na maganda. Ibig sabihin, taga-saway lang, kumbaga. Mas okay pa rin na merong mga pulis or SEC na taga-check kung saan magpo-fall ba ito. Baka naman nang-scam ka na, pero tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa mo. So, kailangan silipin ng SEC yan kung ano bang reason bakit mo ginawa itong project na to. Meron bang utility na gagamit pa ng tao? Or saan ba ito magpo-fall? As security ba? Or as token lang? Okay? Ngayon, eto na. Ang Pi Network ay yung mga atat na gusto makita ang Pi Network live. Nasa live na. Eto ba yung gusto nyo? Lagi nyo makita yung founder, dalawang founder na sumasagot dun sa court kung paano nila i-defend yung project. Or ayusin lahat-lahat ng applications, maging active lahat yung mga applications dun sa network na kung saan magamit natin. Para pag live na at nasa mainnet na nagagamit natin yung token, para hindi tayo mahabol or hindi mahabol ng SEC ang Pi Network. Ngayon, bago pa mag-public ang Pi Network, minimake sure niya na walang makitang butas ng SEC. Ibig sabihin, yung token or yung coin na meron sa atin ay nagagamit natin, may utility siya. So yun yung good news sa ating mga pioneers. Lagi nating suportahan itong Pi Network kahit saan man. Medyo tayo yung sumusunod. Di ko alam kung sobrang talino lang talaga ng gumawa ng Pi Network kasi alam nila kung saan sila tumatapak eh. Okay, kahit gaano katagal yan, basta pagdating ng araw ang Pi Network hindi nabibilang dun sa mga hinahabol ng SEC. Okay, so yan lang mga Lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.